So, what's up sa inyo mga kaipak? Mag-review tayo ngayon ng Hellbeast RDA by Hellvape. So mga kaipak, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Christian Navarro. Shoutout kay Kabwin Begonia. Shoutout kay FoofTBPH. Shoutout kay William Ramon Vitinco. Shoutout kay Jaisel Noah Hieras. Shoutout kay Mary Love Escalante. Shoutout kay Dylan's Aculana. Shoutout kay John Hope Matthew. Shoutout kay Jivan. Shoutout kay Christian Deshohan. Shoutout kay Vips Aaron. Shoutout kay JJ Erazo. So bago ang lahat mga kaipak, please subscribe to my channel and click din na rin yung bell para update kayo sa mga videos na ilalabas ko. So mga kaipak, pinadalan tayo ng Hellvape ng Hellbeast RDA para i-review dito sa channel ko. Pinadalan din nila ako ng Fusion Kit na pad siya, yan. Collaboration ng Alpha and Hellvape. So mga kaipak, quick specs lang tayo about dito sa Hellbeast. So meron siyang Trinity Step Airflow Design. Meron siyang 72 1.2 mm air holes with an angle of 15 degrees. Meron pa siyang 810 drip tip, yan. Ergonomic 810 grip tip. And then lastly, meron siyang super deep honeycomb. So ayun ang quick specs natin mga kaipak. So isang ipak muna tayo mga kaipak para maipakita ko na sa inyo kung ano ba ang laman ng box. So ayun mga kaipak, ito na ang ating box ng Hellvape, Hellbeast RDA. So nakikita nyo, napaka-stick talaga, napaka-bangis. So binagay nila sa pangalan na Hellbeast. And then sa gilid, ayan, may kita mo yung bawat layer ng RDA nila. And then sa kabilang gilid, ayan, 2015, not sure kung ano yan. And then ayan yung itsura ng RDA nila. And then sa likod, ayan, makikita nyo yung features nila. And then yung kit contents. And then dito naman sa ilalim mga kaipak, Hellbeast RDA, color, SS. So yung ibig sabihin, stainless steel. And then ito yung QR code nila. And then ito yung sticker ng Hellvape. So pag ganyan yung nakita nyo mga kaipak, ibig sabihin yun, legit yan mga kaipak. And then barcode nila. So mga kaipak, pag tinanggal nyo pa yung isang cover, so makikita nyo, Hellvape. So ayun lang naman yung nakalagay dyan. And then bubuksan pa natin ng isa pang beses. So mga kaipak, napakahirap nito tanggalin dahil sobrang sikip nga. So pagbukas natin mga kaipak, ito na agad ang bubungad sa atin. Isang RDA. And then yung iba pa niyang kit. So mga kaipak, pagbukas nyo ng isa pang box, ito yung bubungad sa inyo. Yan, napakaganda naman talaga ng plastic na ito mga kaipak. So ayan, meron silang O-rings. And then meron silang spare na screw. Siguro ito yung BF pin. Gold plated po yan mga kaipak. Pare-paresan sila ng Ziploc. So ito ang laman niya sa isang pouch. Ito, nakamuto ko ng tawag dito. Pagpasensya nyo na ako mga kaipak. And then isang coil cutter. So dito nyo ikakat yung coil nyo. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ito ginagamit. So sa isang pouch mga kaipak, meron siyang shoelace. And meron din siya kasamang 0.37 ohms NI80 fuse clapton coil. So yung coil na ito mga kaipak, ginamit ko na siya. And then pagkuha na ito mga kaipak, meron sa ilalim, ayan, meron pa siyang laman, isang buong sticker. Ay, dalawa pala siya, ayan. And then ito yung pinakapaborito ng masa, ang Hellbeast RDA user manual, ayan. And then ito na ang ating RDA. So nakikita nyo dyan, ayan, nakatatak dyan yung Hellbeast. So ito ang 810 drip tip niya mga kaipak, kulay puti. So nakikita nyo naman, puti siya. And then ito na ang ating top cap. So ayan ang ating top cap. Kung makikita nyo siya mga kaipak, sobrang kapal ng material na ginamit dito. So kung kayo ang mismong hawak nito mga kaipak, pag pinagsama nyo ganyan, napakabigat niya talaga. So ayun na mga kaipak, ito ang yung mga airflow niya. And then ito ang ating airflow control. Airflow control natin yan. So mamaya papayata ko rin talaga sa inyo kung ano ba itsura niya. May sa ilalim mga kaipak, meron dito nakalagay na Hellvape. So yun lang, napakasimple. So ito naman ang ating build deck. And then yung colorway niya, silver and gold. So ito, gold plated po yan. So yun lang ang aking sasabihin. So buildan na natin ito. Gagamit tayo ng pandemic wires. Pandemic wires, baka naman. So ang gamit ko is Clapton
28 gauge. So ang gagamitin kong mod, aux ba pa rin. So pag maglalagay kayo ng wire mga kaipaka, dito kayo mamimili kung paano nyo siya ikakabit. Pag dyan natin siya pinutol, ikakabit natin siya ng pang counterclockwise. Pag dito naman natin siya nilagay, ikakabit naman natin siya ng clockwise. Ito, papakita ko sa inyo yung itsura ng counterclockwise at saka yung clockwise na coil. So ito siya. At ang gagamitin ko is 5mm. So dito natin siya puputulin. Make sure na pantay dapat ah. At dahil wala akong cutter, nail cutter ang ating gagamitin. So ganyan lang. Okay. Okay. So ito na ang kanyang kinalabasan. So ito na ang kinalabasan. Pantay siya. So yun mga kaipak, ito na ang ating ilalagay na coil. So tara, kabit na natin. So ito na ang ating wire. Ayan. So ganito yung magiging itsura pag counterclockwise ang ginamit nyo ay 5mm. Alam nyo naman na, nakita nyo naman na kanina kung ano yung itsura pag clockwise ang ating ginamit na option. So pantay na ating baga. Ayan. Next natin gagawin is maglalagay tayo ng Hellvape cotton. So isa lang ang ating gagamitin. Ayan. Titipirin natin kasi minsan ako magkaroon ng shoelace na cotton. So ganito yung itsura ng ating pagtitipid. Diba? So sana ganyan din kayo mag-cotton pag meron kayong shoelace. So yung isang shoelace na cotton nyo, gamitin nyo pang isang build para hindi kayo maubusan agad ng cotton. So ganyan lang ang ating technique. Tanggalin natin yung excess nito para nakaluwag-luwag ang ating cotton. Then sa kabila, ganito rin, ayan. Tulad nga ng sabi ko sa inyo sa last vlog ko, huwag nyo basta kakalbuhin yung ating cotton. Kasi baka umulit kayo, sayang sa cotton yan. So yan, okay na ang ating cotton nest mga kaipak. Pagpasensyaan nyo na yung kalat dito, yung background nya. So ganyan talaga pag nagbibuild, makalat. Hindi natin maiwasan yan. So lagyan na natin ng juice. So ang ilalagay kong juice is mentholated. So mentholated tayo ngayon. Tapos kapag nakapaglagay na kayo ng juice, fire nyo ng onte. So ganyan ganyan lang. And then lagay ng juice. So okay na okay yung ating build. So balik na natin yung camera sa akin at para makapagbigay pa ako ng iba pang detalye about dito sa Hellbeast RTA by Hellvape. So yung mga kaipaka, magbibigay na tayo ng iba pang detalye about dito sa RDA ng Hellvape. So mga kaipaka, meron siyang 7 na kulay itong RDA nila. Meron siyang matte black, meron siyang matte full black, meron siyang SS, ito nga yung gamit ko. And then meron siyang gunmetal, meron siyang blue, gold, and rainbow. So ayun ang pagpipilian nyo kung sakaling gusto nyong umorder na ito sa Hellvape. So syempre magpapasalamat muna ako sa Hellvape dahil sa pinadala nilang RDA. So ang nakita kong pros dito mga kaipak, syempre yung kanilang ginamit na material dito sa RDA nila. Kasi kung narinig yung sinabi ko, mabigat siya. So compare nyo sa ibang RDA, ito, ayan. Pag ginawakan nyo ito sa personal, mabigat. Kasi pinahawak ko na rin to sa mga iba kong kaibigan. Sabi nila, mabigat nga, may kabigatan itong RDA nila. So yung mga ipak, isa pa sa mga nakita kong pros dito is yung airflow control niya. Kasi marami kang choices. So, ayan yung mga magaganda talaga sa RDA na yan. So, kung napanood nyo yung video ko sa Druga version 2. So, yun, marami din siyang choices sa airflow niya. So, yun, good job sa paggawa ng airflow control ng RDA na ito mga kaipak. Syempre meron pa tayong isang pros. So ang nakita ko pa dito mga kaipak na maganda, so pwede mo siyang gawing counterclockwise, pwede mo siyang gawing clockwise lang. And then meron pa silang cutting tool. Alam ko nakita nyo yun. So ayun, sobrang ganda niya mga kaipak. Kasi doon nyo mapapantay yung pagkupit and yung pagkat ng coil nyo. So hindi na kayo mamumblema sa pagpantay ng coil. So ang cons ko dito mga kaipak is yung post nya, which is ito. Ayan. So alam ko familiar sa inyo yan, may pagkakahawig siya sa
Dead Rabbit. Pinaghiwalay-hiwalay lang siya. Siguro dapat iniba nila yung post ng RDA na to. Pero overall, okay naman siya. And then, good quality, good flavor, at saka sa clouds niya. So, yun ang aking sasabihin about dito sa Hellbeast RDA ng Hellvape. So, kung may iba pa kayong katanungan, punta lang kayo sa page ng Hellvape. So, ito siya. Ayan. Shoutout na rin sa inyo, Hellvape. Dahil sa pag-suporta nyo dito sa channel ko. Sana mapadala nila ako ng limited edition ng Hellbeast. So, papakita ko sa inyo yung picture. Ito siya. Ayan. Ayan yung picture. Napaka-solid dyan mga kaipa kasi Christmas edition siya eh. Baka naman, di ba? Papasalamat nga pala ako sa Pandemic Wires. Ayan. And then, sa Oxba, sa bago nilang Velocity. So, malapit-lapit ko nang ilabas itong review na to. So, papakita ko nga pala sa inyo kung paano tumatakbo yung airflow nito mga kaipa. So, napakaganda ng kinalabasan ng airflow niya mga kaipa. So, ganun na mga kaipa. Please subscribe to my channel and click nyo na rin yung bell para update kayo sa mga videos na lalabas ko. Like, share, comment. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below para makita ko yan at malista ko yan. So hanggang dito na lang mga kaipak. Salamat sa panonood. Peace out.